Mga idol at kabayan, breaking news! Malaysian Ministry of Foreign Affairs Hussein at Philippine Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nagkainitan sa social media. Uy, bakit naman? Ito ay dahil sa mga binitawang pahayag ni Secretary Locsin na ang Sabah ay wala sa Malaysia. Mukhang may napikon. Alam nyo ba na ang ambassador ng Pilipinas sa Malaysia ay nasumon? Dahil dito, yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Panoorin, ilike ang video at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Ang Malaysia Ministry of Foreign Affairs ay ipinatawag ang ambassador ng Pilipinas sa Malaysia na si Charles Jose nang dahil sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na ang Sabah ay wala sa Malaysia. Ito ay isang hindi mapagkakatiwala ang pahayag na naka-apekto sa bilateral ties. Tatawagin ng Malaysia ang ambassador ng Pilipinas sa Lunes upang magpaliwanag, sabi ni Malaysian Foreign Affairs Minister Hishamuddin Hussein bilang tugon sa tweet ni Secretary Locsin. Idinagdag ng opisyal ng Malaysia na ang Sabah ay at palaging magiging bahagi ng Malaysia, pero naninindigan si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa kanyang naging pahayag sa pamamagitan ng kanyang pahayag na ang Sabah ay wala sa Malaysia. Mayroon kami at patuloy na igigiit ang aming mga karapatan sa Spratlys o West Philippine Sea. Ginagawa ko iyon tungkol sa Sabah. Mayroong paulit-ulit na pagtatangka na ibenta ang karapatan na iyon. Ngunit walang Pangulo ng Pilipinas ang sumuko, sabi ni Secretary Locsin sa isang tweet. Uy, naku po mga idol at kabayan, sa tingin nyo, bibitaw ba ng ganyan si Secretary Locsin Jr. kung wala itong pinanghahawak ang mga katibayan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Sinabi ni Kalihim Locsin na ang ambassador ng Pilipinas sa Malaysia ay nasumo na. Malapit na itong mangyari. Palagi silang sinusubukan sa isang pagtatangka na tahasang iwanan ang aming pag-aangkin. Ngunit binalaan ko ang aming mga diplomat. Never! Ipinatawag mo ang aming ambassador para sa isang makasaysayang katotohanan na pahayag na ginawa ko na sinubukan ng Malaysia na makuha ang arbitral award. Ito ay iniulat sa amin ng aming mga diplomat sa eksena at ang aming German lawyer. Walang maaaring magbahagi ng aming napakalaking tagumpay na nagtrabaho laban dito, sabi ni Secretary Locsin sa isang tweet bilang tugon kay Malaysian Ministry of Foreign Affairs Hussein. Sinabi pa ni Secretary Locsin sa isang tweet na nagsimula ito sa isang tweet ng US Embassy kapag ang bansa ay nagkaisa sa paligid ni Marcos kasama ang kanyang mga kritiko. Ang Estados Unidos ay pinanghinaan ang ating loob sa isang pagtatangka sa ating bahagi upang pagtibayin ang ating pag-aangkin. Ayaw ng Estados Unidos na idagdag namin sa kanilang lumalaking problema sa Vietnam. Ayon sa kasaysayan, ang West Philippine ay sinusuportahan ng arbitral award na nanalo tayo ng ganap na solo. Ngunit ang aming German team ay kahanga-hanga. Walang tumulong. Marami ang nagtangkang iipitin kami, lalo na sa rehiyon. Walang malakas na bansa ang naghandog ng kanilang suporta, kahit moral, kung saan ay laway lamang, sabi ni Secretary Locsin sa isa pang post. Mga idol at kabayan ng tunay na Pilipino ay hindi sumusuko, lalo na pagdating sa ating mga karapatan. Ang paninindigan ni Secretary Locsin ay isang pagpukaw sa ating pamahalaan at sa mga Pilipino na ang Sabah ay bahagi ng Pilipinas. Ito ang isang rason kung bakit ang mga nakaupo sa pwesto ay dapat pagtuunan ng pansin. Dagdagan ang pondo ng ating Armed Forces of the Philippines dahil ang usaping teritoryo ay hindi lamang puro laway. Kailangan nating ipakita sa ibang bansa ang pagiging matikas ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa ating nasasakupan. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News, Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.